It's more fun in the Philippines without tobacco. Yan ang kampanya ng grupong kontra sigarilyo sa kanilang kilos protesta sa tapat ng World Trade Center sa Pasay, kung saan ginaganap ang isang tobacco exposition. Nais ng grupo na buksan ang mata ng publiko sa mga sakit na makukuha sa paninigarilyo, gaya ng cancer na kayang pumatay sa loob lang ng 2 taon. Mismo ang pangulo nilang si Emer Rojas, saksi raw sa bangis ng sakit na ito. Tinamaan siya ng throat cancer dahil sa pagkonsumo ng 2 pakete ng sigarilyo kada araw. Ang tabako ay nakakamatay at sigarilyo mo ay nakakamatay. Ngayon, nakapagsasalita na lamang siya sa tulong ng mic at amplifier na tinatawag na electrolarynx. Matapos tanggalin ang kanyang vocal cords, bagaman malaking tulong daw ang Sin Tax Reform Law, kailangan pa rin daw higpitan ang mga kumpanya ng sigarilyo. Wala pang reaksyon ang mga kumpanya ng sigarilyo kaugnay nito. Martinista masa! Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng grupong Piston sa Quezon Memorial Circle para sa kanilang protest caravan. Dumiretso ang grupo sa Department of Energy para kundinahin ang anila'y patuloy na paghuhugas kamay ng ahensya sa overpricing sa mga produktong petrolyo. Gate nila, dapat ibaba sa 25 pesos mula sa 40 hanggang 50 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo. Ayon naman sa DOE, walang overpricing sa presyo ng langis sa bansa. Mas mabilis lang daw mag-adjust sa presyo ng petrolyo sa world market ang mga kumpanya ng langis ngayon. Di tulad noon na inaabot ng 1 hanggang 2 buwan. Wala pa silang abiso kung tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo pagsapit ng Holy Week. Bilang pakiisa sa panawagan para sa isang malinis na eleksyon, inilabas ng Batikang mga awit na si Kang Freddy Aguilar ang music video para sa kantang Eleksyon na Naman. Layo rin ang awitin na ipromote ang responsable at matalinong pagboto at labanan ang mga corrupt na kandidato. Nagpahaging din ang awit sa mga political dynasty sa bansa. Lala Roque, GMA News.